Ayan mga ka-TH, makulimlim ang panahon, maambon, pero tuloy po ang pagbablog namin para sa o yung pagsesearch namin. Pupuntahan namin maya-maya lang yung Century 3. Medyo paupahin muna natin yung ulan. Ayan po, makulimlim. Saka mag-aalay na rin kami ng ano, ng manok para sa aming gagawin paghuhukay. Magandang araw mga ka-TH. Nandito po kami ulit. Kasama ko si Chase Treasure Hunting para ipakita sa kanya ang isang Century 3 na ilang beses na itong tinamaan ng kidlat. Ito po yung susuriin niya ngayong araw na to. Bukod dyan ay mag-aalay din kami ng isang manok para sa aming gate, last gate sa paghuhukay namin sa site. Shout out pala sa mga diverties, lalong lalo na po si Jean Segi Vlog, isa sa mga sumusuporta sa amin, Oles Vlog, isa pang diverties si Betong the Amazing, tapos si Yes Vlog, Trikawin, at saka si DJ Tolik. Yala po. Na tayo sa site. Ito po yung Century 3 na sinasabi ko na maraming beses na pong tinamaan ng kidlat. Mamaya ituturo ni TH Treasure Hunting yung palatandaan at mamaya i-detect na rin niya kung ito ba ay positive or negative. Mga ka-teach, positive, nandito yung deposit. So ngayon i-check natin kung tugma ba yung sign na nakalagay dun sa may Century 3 at saka sa may location ng deposit sa pinagdetektan natin. Okay, titignan natin, kapitan ulit natin itong bench marker. Mula sa pinagdetektan natin, bibilangin natin kung ilan tong line na to. Kasi yung line, dinidiscuss ko sa inyo, maaaring nagre-represent siya ng meter and then nagre-represent naman siya ng feet. Okay? So bibilangin natin kung ilang line to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaaring may sign pa dito mga ka-TH. Kaso,
kinaburan lang dahil sa katangdanan ng puno. Talagang malaki tong puno na to. And then, yung mga pinagtatamaan ng kidlat, katulad nito mga kapitso, tinamaan ng kidlat to. Pero ito rin yung mga tama ng kidlat, at saka yung dun sa sanga na yun. Then kung mapapansin nyo mga kapitso, panay taribis siya. Maaari, yung sa may butas ng, sa butas ng pinaglokita natin ng deposit, andun din yung entrance ng, andun din yung entrance ng tunnel or cave. So, sa entrance nun, meron ng deposit. Kasi, pa letter B siya, ang letter B is nagre-represent ng tunnel or cave. Okay? So, ngayon, susukati naman natin kung ilang feet yung pinaglokitan ng deposit at saka yung sinasabi ng benchmarker natin. Okay? Sukatin natin mga ka-TH. Okay mga ka-TH, ito na yung metro na panukat natin. Kung ilang feet yung nakasulat dito, ang nakaukit kasi dito 8 na line. So i-compare natin sa pinagdetikan natin kung saan tayo tinuro ng ating dowsing rod kung magtutugma ba sila. Okay, sukatin natin. Ang nakalagay dito mga ka-TH na line 8. Tignan natin kung mag 8 meters ba o 8 feet lang. Kasi doon natin, doon tumuro yung detector natin eh. Diyan. So, ngayon, susukatin natin mga ka-TH. Mula dito sa pointer ng letter V, dito, mula sa pointer ng letter V, titignan natin kung ilan yung aabutin. Okay mga ka-TH, ito yung 8 feet na sinasabi ko sa inyo, lagay dun sa line ng puno. So maaari sa round na ito, ito na yung digging site na sinasabi natin. So ngayon mga ka-TH, nagtutugma silang dalawa. Yung tinuturo ng line benchmarker natin ang tutugma kung saan tinuro ng dowsing rod. Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung bakit tinatamaan itong puno ng mangga na to, ng kidlat. Ganito yan mga ka-TH. Kaya tinatamaan ng kidlat to, nag-i-start yan kapag yung init ng panahon dire-diretso, kasabay nun, umakit o nag-evaporate yung tubig. Pag evaporate ng tubig, naiipon din sa taas yung negative and positive charges. Ngayon, kapag nag-umpugan yung positive at saka negative charges, nagkakaroon ng kidlat sa kalangitan. Collision. Ngayon, bakit sa tingin nyo, o kaya naglalaro sa isipan nyo, bakit tumatama sa lupa? Ganito yan mga ka-TH. Pag bumuhos naman yung ulan mga ka-TH, kasabay ng particles ng tubig, sumasabay din dun yung negative charges. Ngayon, dito sa lupa, andito naman yung positive charges. Katulad ng mga metal, kahit yung mga tao, andyan, may mga positive charges yan. Kasi yung hayop. Kaya kung napapansin nyo, may nakikidlatan na tao tsaka iba't ibang bagay dito sa lupa. Ngayon, ganito mga ka-TH. Bakit tinatamaan ng kidlat tong puno na to? Ha? Ganito yan mga ka-TH. Explain ko sa inyo. Kasi dito sa area na to, may deposit. Yung deposit kasi, nagpo-produce siya ng positive charges. Ngayon, kapag sumigaw yung positive charges na yun, naghahanap ng makakapitan yun. Pwede yung mga, sinabi ko sa inyo kanina, puno, pwedeng kapitan ng positive charges. Pati yung tao, tsaka hayop, yan ang mga kinakapitan ng mga positive charges. Ngayon, pag bumuhos na yung ulan, kasabay nun, yung negative charges or negative particles, ngayon, na-attack siya sa positive charges. Kaya yung positive charges dito sa lupa, kumakapit dito sa may puno. Okay? Kumakapit siya dito. Ngayon, kaya na-attract sila sa isa't isa at tinatamaan ng kidlat tong puno na to. Kaya kung sa mga lote nyo, sa mga lupain nyo, may mga tinatamaan na puno, suriin nyo, baka merong treasure na nakabound dun sa area nyo. Okay mga ka-TH, maraming salamat ha, sa mga pagsubaybay nyo. And then, ngayon, alayan na namin to ngayon para
makikita nyo sa susunod, ma-operate na namin to. Then, subaybayan nyo kami kung paano namin i-operate to. Kasama ko dito si North. North Treasure Hunter, kasama ko dito sa pag-operate na to. I-operate namin to, kaya patuloy nyo lang kaming subaybayan, mga katitsa. Okay, papakita na namin sa inyo kung paano namin alayan. Okay, mga katitsa, ito na yung manok na alay namin dito sa site na ito. Bilang magpapakita na rin ng paggalang at respeto sa nagbabantay dito sa site. Okay, panoorin nyo lang, mga katitsa. Mga ka-TH, tapos na po ang pag-aalay namin. Ang susunod pong gagawin namin ay i-operate namin to. So abang-abang lang po ang susunod naming video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para makita nyo pa at masubaybayan ang aming vlog ni TH Treasure Hunting. North Treasure Hunting, way out!